Hey guys, what's up? This is Mia Duren TV and today, madali ang tutorial lang to guys, wala ng edit. Meron akong na-discovere na bagong bug na pwede nating magamit sa ating survival world. Ito eh medyo game changing to. At nung una hindi ko siya pinapansin, pero nung naisip ko, malaki pala yung potential na ano na pwede nating magamit to para sa advantage natin. Ngayon, paalala lang guys dun sa mga nasa servers, bago nyo to gawin, magpaalam muna kayo sa mga may-ari ng server o kaya sa may-ari ng Realm kung papayag sila na gamitin nyo to. Ito eh, kailan ko lang ba to nakita? Siguro this week lang, nakita ko to sa YouTube Shorts. And nung una hindi ko pinansin kasi sabi ko talaga parang basic, okay. So ano lang, normal lang na duplication glitch. Pero naisip ko na sobrang lupit pala niya kung gagamitin mo siya sa mga netherite equipment mo. Tama, gagana siya sa mga netherite. So nung naisip ko yun, sabi ko, aba, pwede na pala yung ano, pwede palang gamitin nyo para hindi mo nakakailanganin pang mag hindi mo nakakailanganin maghanap ng mga debris, di ba? Ng mga ancient debris. So medyo may kahirapan nga lang yung mga items kung early pa lang kayo sa survival world ninyo, kailangan mo ng mga specific items na i-discuss ko. Pero huwag kayong mag-alala guys, dahil ituturo ko sa inyo bits by bits. Gagawin kong simple lang yung tutorial nito, step by step talaga, baby steps yung gagawin natin para hindi kayo malito, hindi kayo mahirapan. Siguro naman nakikita nyo naman na yung mga items na kailangan natin, no? Yung mga nandito, basta mamaya discuss ko kung para sa niya mga yan, ha? Pero ang pinaka main lang naman talaga is itong mga nandito, isa-isayin natin, bigay ko sa inyo yung mga items na kailangan natin. Simulan natin sa pinakataas. Kailangan natin ng bow. Kailangan natin ng arrow. Pero hindi basta-basta ang arrow, kasi kailangan natin yung arrow of harming na merong damage 2. Kahit naman damage 2, naisip ko lang na arrow of harming, pwede na siguro yun. Tapos, kahit anong uri ng mga armor, pwedeng netherite, pwedeng diamond, gold, nasa iyo yun. Ikaw ang bahala. So, sa napili ko ngayon is magkaroon tayo ng netherite helmet, netherite chestplate, netherite leggings, at netherite na boots. Kaya yung sinasabi ko sa inyo guys, etong mga gamit na to kasi is mahirap silang kunin. Kaya yung naisip ko, wow, o nga, malakas yung malakas tong bag na to. Madali, mapapadali yung buhay nyo kung meron na kayong mga netherite equipment. Hindi nyo na ulit kakailanganin kumuha pa ng mga debris. So, sunod natin. Itong pinaka-importante sa lahat. Kailangan natin ng enchanted book na thorns. Kasi gagana lang to sa mga item or equipment na na-enchant ng thorns. So, kailangan natin ng apat na ganyan. Tapos, syempre, kailangan natin ng anvil para mailagay natin yung thorns dun sa equipment, di ba? Kailangan natin ng anvil. And ito na yung mga building materials, building block material na kailangan natin. Sobrang simple lang nila. Kailangan mo ng isang soul sand, kailangan mo ng water, kailangan mo ng kahit anong fence gate, at ang pinakahuli, kahit anong building block na kailangan mo. Okay? Simulan na natin ang preparation. Dito natin siya gawin. So, gumawa tayo ng 2 block high. Yan, 2 blocks ganyang kataas na 2x3 or 3x2, hindi ko alam paano tawagin yan. Basta 2 taas, tapos 3 yung pakalan o pakaliwa. Tapos sa pinakagitna, butasan natin ng mga 3 or 4. 1, 2, 3, 4.
Tapos, yung panglima, ilagay natin dyan yung soul sand. Yan. Wait lang, tanggalin natin yung ulan, ha. Tapos yung umuulan. Tapos, syempre, alam na natin kung ano susunod natin niya. Kailangan natin lagyan ng tubig. So, dito, lalagyan natin ng tubig kada isang yan, nalagyan natin ng tubig kada blocks para maging water source na siya. Yan. So, para mo na siyang elevator, di ba? Para mo na siyang elevator. Ay, nakalimutan ko pala, dapat maglagay din tayo ng sign. Natin ang dalawang sign. So, layo tayong konti. Mula dito sa butas na ginawa natin, bilang tayo 1, 2, 3, 4. Sa pang-apat, bumutas din tayo ng 4. Okay. So, dito natin gagamitin yung sign natin, guys. Harangan natin to. At ito pa. Okay. Wala yung anong soul sand. Sorry, nabutas ko ata. Kunin natin yung soul sand ulit. Ayan. Yun. Okay. So, babagsak tayo dito. Mali tayo ng ginawa. Ayan. Ayan. So, hindi natin kailangan ito lagyan ng ano, guys, ng hagdanan. Basta pagbagsak, mamaya dito tayo dadaan at makikita nyo kung ano sinasabi ko. Okay? Ngayon, ang kailangan na natin ay fence gate. Ilalagay natin dito mismo. Ayan. So, kailangan nakasara siya. And, gawin na natin yung process ng pag-enchant sa mga items natin. Kailangan natin lagi meron tayong thorns sa lahat ng mga equipment natin. Uulitin ko, guys, ha, hindi kailangan na lahat ng items mo is netherite na. Kahit hindi siya netherite, guys, gumagana siya basta merong thorns. Okay? Okay. Time. Yan. So, isuot na natin itong mga to. And, ayan, ready na tayo. Okay, ano namang susunod natin? Kailangan natin ng Arrow of Harming. So, paano ba natin makukuha itong Arrow of Harming na to, guys? Mas madali kung gagawa na lang muna kayo ng ganito. Kailangan muna ng potion na ganito. Instant damage. Hindi naman kailangan instant damage 2, kahit instant damage 1, pwede naman, walang problema. Tapos, kailangan mo ng arrow. Yan, normal na arrow lang. So, kuha tayo ng arrow. Tapos, kung naalala ninyo yung trick na tinuro ko sa inyo, which is cauldron, tapos, para meron ka ng infinite na mga, ang tawag dito? Na mga potion. Yan, para infinite na yung potion mo, gawa ka nito, dripstone, may tubig sa ibabaw, tapos potion. Kapag napuno na siya, guys, okay, punta muna tayo sa survival. Okay.
Pag napuno na siya, etong 64 na to, pwede mong ilagay at yun na. Diba? 64 o, isang stack na kagad ng Arrow of Harming ang meron ka. So, ngayon, kailangan natin ng bed. Bakit? Dahil dito tayo maglalagay ng spawn natin. Ngayong nailagay natin yung spawn natin, i-ready na natin itong bow. Okay. Naka-survival na tayo, guys. Tatanggalin na natin lahat ng mga items natin na meron tayo. Ayan. So, clear inventory na tayo. Ang meron lang tayo is yung mga gamit natin. Tapos, itong mga arrows at mga itong bow. Ngayon, ang una natin gagawin is dapat maglagay tayo ng arrow doon. Tirahin natin mismo yung fence. Isa. At dalawa. Yan. Pag nagawa na natin yan, kailangan bubuksan mo siya. Pagkabukas mo, makikita mo yung mga arrow ay lumilipad-lipad dyan. Iwan natin itong mga to. At bumaba na tayo dito. Tapos, pagpunta natin dito, aakit tayo yan eh. Tapos mamamatay tayo ng ilang beses. Yun! Dahil dito tayo nag-spawn, ay dito tayo naglagay ng spawn natin, dito tayo mag-respawn. At nakikita nyo ba itong mga to, guys? Nakikita nyo ba itong mga to? Oh my goodness! Napakarami. Bilangin natin, guys, kung ilan to, ah. Ilan to. Oh my God. Hindi kaya. Wait lang. Creative. Ayan, creative na tayo. Gawa po tayo ng chest. Bilangin natin kung ilan yung makukuha natin, guys, ha? Balik tayo sa survival, guys, ha? Balik tayo sa survival. Kunin natin itong mga to. Napakadami, guys. Nakita nyo ba yun? So, kung aalisin natin to at ilalagay natin yung nasa ulo ko. 1, 2, 3, 4, 4, guys! 4! 4 na large chest. O, ulitin natin, guys, ha. Para malinaw, ulitin natin. Okay, ulitin natin. Siguro to, iwan na natin to dito. Sara muna natin to. Dapat lalayo tayo, hindi naabot ng range natin. 1, 2. Tapos bukas. Soli natin to, ha. Let's go. Ay, wait lang. Naka-survival ba ako?
Oh, survival. Let's go! Ooh! Anda! Ang dami, guys, sinasabi ko sa inyo. Ang dami. Oh my goodness. Oh my goodness. Tingnan niyo ba 'yan? Sobrang daming items, guys. Oh, sige. Sana nagustuhan niyo 'tong tutorial ko na 'to kung gusto nyo pa ng ibang mga bugs at saka ibang mga tutorials na gawin, tuturo ko sa inyo, guys. Basta mag-comment lang kayo sa baba. Kung meron kayong video na gusto nyo ipatry sa atin para malaman natin kung gumagana ba talaga yung mga tutorial na gagawin natin yan. Okay? Okay? Okay. O siya, it's been a Dokken TV. Paalam, kaibigang Oso.